Ma'am, she's in Patrice. Welcome again sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe and hit the bell button para notified kayo every time may bago akong upload. So ngayon, naisipan ko na kailangan ko nang mag-delay kasi sobrang tuyunan. Nakikita nyo, sobrang tuyunan nung, yan. Sobrang tuyunan nung lupa. So kailangan na nating mag-delay. And yet, sobrang ang weather natin today is most of the time is malamig, mahangin. So madali talagang matuyo yung ating mga lupa sa ating mga halaman. So mas nadadalas ngayon yung ating pagdidilig sa kanila, no? Yun. So ngayon, magdidilig tayo, and isa sa mga sikreto ko kaya ganito rin kagaganda, no? Para sa akin, napaka-healthy na ng aking mga plants, at para sa akin is bonggang-bonggang gaganda na sila para sa akin, no? Hindi lang masyadong nabibigyan ng justice ng ating camera, pero sa personal is okay na okay sila, at ang dami-dami nilang mga bagong tubo or sibol ng mga dahon, katulad ng mga philodendrons, no? Yan. Ayan, katulad nitong aking isang variety na aglaonema. Lagi yan parating may mga bagong sibol. Ayan, nakikita nyo. Ayan, so magaganda rin ang aking cactus. Ayan, nakikita nyo. Nakikita nyo sobrang hangin, no? So, kasi nga yung panahon natin ngayon, no? Parang ngayon nga lang, parang ngayon pa lang magpapasko. Kasi ang lamig. Mas naramdaman natin yung lamig ngayon sa ating lugar, diba? Sino man ang nakaka-relate dyan, so malamig. Yan, kung titignan nyo ang aking Persian shield, kung gano'n siya kaganda. So, dahil yan sa isang sikreto ko. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga sikreto, ano, at ano ang pinandidilig ko sa kanila, kaya ganyan sila. Laging meron mga bagong sibol, nagiging lush sila, yan, dahil sa aking pinandidilig. Isang Marian, alam ko Marian ito, yan, lagi siyang may bagong ano, o yan, paan-fur pa lang siya. Tapos ganyan yung aking dove plant. Ito kasi alam ko is, nung binili ko siya, ang tawag is dove plant. Pero yung iba, parang devil's backbone, or ayaw natin tawagin devils kasi ang pangit, diba, pakinggan. So, angel's backbone. I'm not sure kung yan. Please comment down below sa nakakaalam po ng pangalan nitong plant na to. Kasi tuwan-tuwa ako dito. Lalo na pag naarawan sila, is nagkukulay parang red. Ayan, o. Yan, nagkukulay pinkish red yung kanilang dahon. So, ayan. Yan ang aking philodendron. Isa pang variety ng philodendron. Yan. Ang aking birkin. So, pakita ko sa inyo. Kung napanood yung vlog ko last time, ito yung nirigalo sa akin, may nagregalo sa akin ng aking isa sa mga wishlist ko na birkins na ano, ayan, may bago na siyang ayan, may bago na siyang sibol. Ayan, kita nyo. Yan ang aking maidenhair fern na lush din siya dahil din dun sa pinandidilig ko. Ayan, ang aking ito, hindi ko pa nga siya nare-repot eh, yung aking Forever Rich. Kailangan ko na siyang i-repot kasi parang ang liit niya na dito sa pot. Kasi nung binili ko to is sobrang, ay nako, sobrang liit niya, no? Kaya bonggang-bonggang ano na siya. So, gusto ko siyang ilipat parang hanging pot, no? Yan, kasi parang mas maganda siya pag nakahanging pot siya. Yan, so papakita ko sa inyo, yan, kung bakit at ang isa sa mga sikreto ng pagdidilig ko kung ano siya. Yan, tignan nyo ang aking mother of thousands po ata ito. Yan, ang dami niyang ano, oh. Yan, ang dami niyang mga babies, no? Pati sa ilalim niyan, oh. Yan. So, ilapit natin para kasi nade-defocus. Yan, nakita nyo, ang dami niya ng mga babies kahit sa ilalim. Kasi yung mga tumutubo, ayan, yung tumutubong dahon, ayan, nakikita nyo, yung tumutubo na yan is nalalaglag siya ng pusa. So, ito yung mga, ayan, ayan yung mga nagiging babies. Sorry kung nadidefocus ha, ayan, ang kanilang mga babies. So, okay naman, yan, ang aking papua na variegated papua, nakikita nyo, ang ganda-ganda, di ba? Yan. Tuturo ko sa inyo. Ito yung aking five fingers. Yan.
Dalawa yan eh. Ayan, five fingers. So, tuturo ko sa inyo kung ano ang aking sikreto sa pagdidilig sa kanila. Ayan. Layo na natin para hindi na defocus. So, yan lang. So, standby lang kayo dyan, mga momshies and popshies. So, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong pagdidilig sa kanila. Okay? No, nakikita nyo ngayon, yan ay hindi gagamitin sa pagluluto. Yan yung sinasabi ko sa inyo na aking sikreto sa pagdidilig sa aking mga halaman. Nakita nyo kung gano'n sila kagaganda, no? Para sa akin, maganda na sila, no? Healthy sila dahil dito sa aking sikreto, no? Ito ay monosodium glutamate at ito ay sa atin is Ajinomoto o tiyatawag na Betchin, no? Ginagamit siya actually sa pagluluto, pero ginagamit ko rin siya as a fertilizer or sinasama ko sa pandilig ng tubig. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, meron ako ditong water, no? Nilagyan ko siya ng 2 liters ng water. Yan, makikita nyo, meron naman siyang, wait, pakita ko sa inyo. Meron naman siyang measurement. Ayan. Meron naman siyang measurement dyan. Nade-depocus siya. Yan. At 2 liters or 2,000 ml. So, hanggang dyan lang yung water niya. You can use tap water na inano siya for 24 hours para yung chlorine bumaba siya. And then, much better kung meron tayong tubig ulan na naipon, kasi di ba madalas din nag-uulan sa hapon. So, kung may naipon kayo, much better yon. Pero ito, ang gamit ko ngayon, yan, is tap water, no? 2,000 ml or 2 liters. At ang gagamitin ko lang ay isang sachet, yan, na ganito, na 11 grams na mabibili sa tindahan, meron sa groceries, yan. So, sa isang sachet na ito, ilalagay ko dito sa 2 liters ng tubig, no? So, i-dissolve natin siya dito sa 2 liters ng tubig. You can use tap water na settled for 24 hours para bumababa na yung chlorine niya, no? So, hindi na siya ganon katapang yung chlorine sa tubig. Or you can use rainwater na inyong naipon, no? Much better yon kasi talagang gusto nila. Okay, so, iaano natin. Kukuha lang tayo ng gunting. So, iaayos ko lang ang aking camera. Wait lang. So, magbubukas tayo. Wait lang, ayos natin ang ating camera para pakita ko sa inyo. Ayan, ayos natin para makita nyo kung paano, ay, sorry. Ayan, kung paano ko ginagawa ang process ng pag-dissolve ng water. Okay, so, meron tayo dito, 1 sachet for 2 liters of water, okay? So, yan. Lalagay natin, dissolve natin here. 2 liters po yun, okay? Tapakan natin. Hindi nyo kailangan naman bumili ng ganito, no, na mga pangdilig, no? Hindi naman natin kailangan bumili. Kung meron kayong 1.5 liters na Coke bottles. Yan yung mga ganitong bottles na Coke. Yan, pwede din to. Isang sachet din sa ganito karaming tubig. Yung 1.5, pwede na yon. So, hindi nyo naman kailangan bumili ng mga supplies ng ating garden. Tapos, shake natin para siguradong na-dissolve yung
betchin natin. So, para na-dissolve siya. Tapos, i-leave muna natin siya for 10 minutes para siguradong dissolve na yung betchin sa ating water solution. Okay? So, leave natin siya for 10 minutes. So, pagda-leave na natin ng 10 minutes ang ating water solution na may betchin, no, ang ating water. So, pwede na tayong mag-delay. Ayan. Ako, usually, dinidiligan po ang aking mga succulents dito lang sa mismong pot lang. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Na-adjust naman ito. Kung may nozzle kayong ganito, na-adjust siya ng sprinkled or talagang direct lang dun sa lupa. Ayan. So, ayan. Kita nyo, ayan. Sa lupa lang ako nagdidilig usually. Ayan. Hindi naman natin kailangan ng sobrang punong-puno yung pagdidilig. Hindi natin kailangan ng ganon. Kasi masyadong sensitive ang mga succulents pagdating sa pagtutubig sa kanila. Yan ang aking fire stick. Nakita nyo. Yan. Ganyan lang ako magdilig. Sa mismo lupa lang niya or direkto dun sa kanilang mga ugat. Ang aking red ives. Yan, ito nakikita nyo kung paano ako mag-dilig yan. Diyan lang. Tapos, konting-konti lang. Hindi nyo kailangan direct-direct talaga. Yan, ang aking mga echeverias. Diyan lang. Sa mismo lupa lang. Yan. Tapos, ito propagation ko. Ito, ang laki na, oh. Nakita nyo. Leaves propagation lang yan. O, laki na, diba? Yan. Ganyan lang po kung magdilig. Around the pot lang po. Hindi ako masyado nagbabasa sa leaves nila. Wait, bubombahan lang natin. Wala na yung pressure. So, bubombahan lang natin siya. Bombahan na. Ayan. Ganito po yung paggamit niyan para maganda yung pressure. May ipipressure natin by pagbobomba. Ayan. So, pag mabigat na, pwede na ulit mag-dilig. So, diligan natin ang ating diba ang lakas, no? Diba? Ayan. Around the pot lang po pag kayo ay magdidilig ng mga succulents. So, yan. So, dito tayo sa ating mga aglo. Sa ating mga aglo. Yan. Around the pot lang po ako nagbibili. Ang ating fish eye. Yan. Yan. Ito po yung aking sikreto. Kaya medyo maganda-ganda ang aking mga halaman. Yan. Around the ano lang po. Next one. Ganyan lang po ako magdilig. Pero once in a while, dinidiligan ko din yung leaves nila. Pero not every day or hindi parati yung leaves. Ayan. Lalo na to, may fertilizer as much as possible. Para sa akin po, wag natin i-ano sila through leaves, directo sa leaves. Pag meron tayong mga nilalagay na mga betchin or may mga nalagay tayong mga insecticide, huwag po diretso sa leaves kasi minsan nakakasira po ng leaves siya. So ako, diretso lang siya sa lupa. So bombahan natin ulit kasi wala ng pressure. Yan. Ito yung sikreto kaya maganda-ganda ang aking mga halaman. Ayan. Tapos, itong solution ko ng may betchin, no, ginagamit ko lang siya once a week lang. Sa akin, once a week ko siyang ginagawa. Pag may kasamang betchin solution yung water ko. Pero ang pagdidilig ko ng mga indoor-outdoor plants ko is twice a week. Pwede na. Or pag talagang tuyong-tuyo ang or madaling matuyo ang lupa, usually
thrice a week pwede natin silang diligan. Lalo na nga ngayon malamig at mahangin, so madaling matuyo yung mga lupa. Yan. Itong may betchin solution ko is once a week ko lang siya ginagawa, ha, mga mamsies and papsies. Para sa akin, ha, once a week lang. Yan. Pero kung plain water lang, I usually water my plant thrice a week, twice or thrice a week. Depende sa weather, no? Kung panay naman ang ulan, syempre, hindi tayo masyadong magdidilig kasi pag nasobrahan naman sa dilig ang ating mga halaman, nagkakaroon siya ng root rot o nabubulok ang ating mga roots. Madaling mabulok ang mga roots pag sobra naman tayo sa tubig, no? Ayan, so ganyan ito yung solution na ginagamit ko, no? Sa 2 liters of water, maglalagay lang kayo ng isang pack ng 11 grams na Ajinomoto Betchin. Yon. So, para hindi na kayo nagsusukat-sukat. So, yun yung pinakamadaling way is 2 liters of water and 1 pack nung pinakita ko sa inyo yung 11 grams na water. Ay, 11 grams na Betchin. Ayan. Ayan. Sa mga cactus and succulents, pwede din siya. Ito, cactus to. Yan. Around the corner lang po ako nagdidilig ng mga cactus and succulents. Lalo na kung meron kayong lalagay ng mga fertilizer. Around, ano lang po, sa may lupa lang. Yan. Sa may lupa lang siya. Hindi natin kailangan ba sa inyo pinaka dahon or pinaka ano ng cactus natin. Ayan. Ayan. So, yan. So, sana may natutunan kayo for this vlog, no, mga mamsies and papsies. Kasi, so, magagabi na rin. Ayan. So, medyo dumidilim na. Kailangan ko nang tapusin ang aking pagdidilig. And usually, do watering your plants pagdating ng hapon, yung wala nang masyadong araw, no? Wag yung may araw pa. Ang tendency kasi is hindi maganda na nagdidilig tayo sa tanghaling tapat. Parang para sa akin napapasma siya or may something na nangyayari dun sa plant. So much better yung kung kailan pa dapat hapon na, saka tayo magdidilig ng ating mga plants, no? So, yan. So, yun. Ang sabi ko sa inyo is, so, water your plants with this solution na may betchin is once a week lang po. Hindi siya pwedeng araw-araw. Okay, mga mamsies and papsies? So, if you like this video, please like and share na rin po. And please do to consider to subscribe to my channel, no? Sana po patuloy niyo po akong suportahan sa aking ginagawa, no? At sana may natututunan din po kayo. Okay, mga mamsies and papsies, bye for now and happy planting.